Aguinaldo! Oh, Rica! Bakit ka nandito ngayon sa Pasong Santol? Kasi may maganda akong balita para sa'yo. At ano naman ito? Dahil kabilang bagong presidente, bagong tayong pamahalaan dun sa Tejeros kahapon. Talaga? Tama siya, General. Ikaw ay kailangan doon ngayon upang manumpa. Ngunit hindi ko maiiwan ang aking mga tauhan dito. Nasa gitna kami ng pagsasalakay. Tama. Sige na, Miyong. Ako nang bahala rito. Walang makapasok sa teritoryong to hangga't di nila ako napapatay. Maraming salamat, Kuya. Mag-iingat! Hindi ko matatanggap yun! Isa yung kabastusan kung ano man ang nangyari sa Tejeros. Kaya siguro ay kailangan muna natin lumayo at magpunta sa NAIC. Ang dokumentong ito ang nagpapatunay na tayo ay hihiwalay sa pamahalaan ng Tejeros. Mga kaibigan. Nabalitaan ni Aguinaldo ang tungkol sa ginawa ni Bonifacio at dali-dali niya itong pinaaresto. Sa pagsugod na ginawa ni Colonel Agapito Bonzon ay lumaban si Bonifacio. Kalaunan ay napatay si Siriaco habang sila ni Procopio ay sugatan. Prinoseso naman ni Aguinaldo ang kaso ni Bonifacio sa Council of War. Sa huli ay nakasuhan ng treason at sedition si Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Ano? Ipapapatay ang hatong nila? Hindi ito maaari! Hala? Kawawa naman si Bonifacio! Hindi ito katanggap-tanggap sa akin! Sa ilalim ng aking kapangyarihan ay binabago akong hatol kay Bonifacio bilang pagpapatapon lamang at hindi ka matayan. Ha? Eh ba't namatay si Bonifacio? Pagpapatapon na lamang ang hatol kay Bonifacio? Ano? Hindi ito maaari! Aguinaldo! Bakit mo binago ang iyong desisyon? Hindi mo ba naisip kapag siya'y pinatapon mo, ang dahilan ng revolusyon ay hindi magiging makatarungan? Sapagkat maaari siyang bumalik at guluhin ang pagkakaisang revolusyonaryong kagawaran? Alam ko naman ang galit niyo kay Bonifacio! Bini-bini, hindi ka kasali sa usapang ito! Pwede bang huwag kang sumabat sa aming talakayan? Ngunit hindi ba ito'y parang isang hindi makatarungang hatol? Ang ibig sabihin ko ay, dati rin naman natin siyang kapanig. Ngunit ngayon hindi na. Tama ang pahayag nila, General Aguinaldo. Ang ating grupo rin ang mahihirapan, lalo na kapag nagkaroon ng anomalya at kapag nanguluyang si Andres Bonifacio. Lahat ng pinaghirapan natin simula ng umpisa hanggang ngayon ay mapupunta lang sa wala kapag pinabayaan natin siyang magulong. Ngunit... Aguinaldo, halos lahat na nandito ay pumayag na sa kanilang desisyon. Kahit ipaglaban mo pa sa iyo, ay wala ka rin magagawa. Dahil kalahatan dito ay pumayag na sa hatol nila. Ano na ba talaga ang magagawa? Kaawa-awa ang Bonifacio. Ang mga hatol ng kagawaran ay mananatili! Oras na! Di na ako makapagal! Ang iyong magkapatid. Papasahin mo lamang ang dito na yan, kapag nakarating na kayo sa mundo, kala. Opo. Ginoo, maaari mo nang basahin ang liham. Sinasaad dito sa liham na ito ang hatol para sa inyong kamatayan. Sino mang lumabag o hindi sumunod sa utos na ito ay may karapatang parusa mula sa nakatataas. Ginoo, bakit ka pumayag sa ganang pagpapasya? Pamanin, ngunit gustuin ko man ay talo ang aking mukha sa karamihan. Kuya, ayoko pa pong mamatay! Pamanin! Wala kayong awa! Sige na, magpaalam ka na, Bonifacio. Paalam, kaibigan. Aguinaldo!
Aguinaldo, mauuna po muna ako. Bibisitahin ko pa si Lolo. Oh, sige. Mag-iingat ka. Rika. Paumanin. At salamat na rin. Sige, bye-bye. Ay, Rika! Bakit ganyan ka lang? Tapos yun na po ba, Lolo? Abay, oo, ine! Ito na nga, oh! Aray! Lolo! Yung hourglass! Yung hourglass, asan? Sira na po, Lolo, eh. Hala! Dapat huling araw mo na dito! Ay, oo nga pala! August 31, 1897 na ngayon! Isang taon na ako nandito! Patay! Ay! Tapo. Awi? Yo. Apo. Lo, basta na kayo. Tara, maupo ka, maupo ka. Ay, hindi na po. Nandito lang naman ako para iuwiin si Rikay. Kayo, Lo, gusto niyo bang bumalik? Ay, abaya po. Matagal na rin ako na malagi dito. Kaya maraming magbabago pag ako lang malas. Ganun po ba? Sige po, mauna na kami. Sige. Ingat ka, Lo. Thank you, Awi. Sige. Tala na, Rika. Sige. Wag nga! Ha? Sige, mag-away na lang kayo dyan. Problema ng babaeng. Gusto ka na nga tayo. Sige, basta libre ako pamasahe. Bonifacio! Ha? Si Bonifacio? Ano ba si Bobin to? Adik ka ata eh! Si Bonifacio may headset! Ba't ka nakaganyan? Saan ka ba galing? Ha? Ay, kaka-online ko lang sa Facebook eh. Tingnan mo, nag-farmville kaya ako. Medyo ko lang, mayroon ako sa history ngayon. May shooting. Okay. Paranoid! Dali ka na sige. Nga! Okay. Bye! Bye! Oh, Rika, taga. Si Olive nga pala. Ando, no? Nag-aaway ko na umawit. Nga! Ate! Wala ako na ito'y tago. Wala ako mapakalaman na ibang tao. Buti na lang dito ka nagpadala ulit sa Rika. Kasan bagay niya nagalaw yung hourglass. Kaya wala siyang nabago. Wala nga makakalala sa kanya doon. Buti na lang. Yeah!
Action. Ay, sis! Ikatatlumput isa ng Agosto ay isang himagsikang galing sa langit. Nasaan sila, Tol? Ay, sila ito! Ay, huwag kasi mangyayari sa amin. Bini-bini, sa unang banda, narito ka sa Cavite LP. Iha, ikaw ba ay galing sa hinaharap? Paano niyo po nalaman? Ako din ay galing doon. Eh di galing din po kayo sa future? Opo. Lolo? Bini-bini, hindi ka kasali sa usapang ito. Pwede bang... Director ka. Okay, ikaw na lang. Ikaw ay nasa plaza ng Cavite El Viejo. Shit. Oh! Hindi dito! Hindi dito ka! Nakangiti! Nakangiti! Ano problema, no? Tara yun na nga lang, away na! Tara na nga! Sige, pasok. Katok. Sige, pasok. Sige, pasok. Oo. Kilala niyo to. Aha, ayun si Rika!